Sa mula sa aklat ni Propeta Malakias, tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Poong hukom ay darating taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, ang Panginooy purihin ang tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Poong hukom ay darating taglay katarungan natin. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon masaya tayong umawit pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig. Poong hukom ay darating taglay katarungan natin. Panginooy siyang huhukom tanan sa kanya'y lalapit, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating taglay katarungan natin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi maghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, "Darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato." Tinanong nila si Jesus, "Guro, kailan po ito mangyayari at ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na?" Sumagot siya, "Mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas." At sinabi pa niya, "Makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak
at mga kaibigan at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko po munang batiin ang mga araw-araw na sumusubaybay sa atin sa ating mga pagninilay ng salita ng Diyos dito sa TV Maria. Sumain niyo po ang kapayapaan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Ako po si Father Jack Arada mula sa Dambana ng Mahal na Birhen ng Peña Francia sa Paco, Maynila. Marami nang naidulot na kaginhawahan ng modernong teknolohiya. Marami nang mga sakit, mga karamdaman na dati nakamamatay, ngayon may lunas na. Dahil sa mga bagong imbensyon, mabilis na rin ang komunikasyon. Yung mga bansang pinaglalayo ng mga dagat at lupa ngayon, ang tawag natin global village na. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-usad na ito ng siyensya at ng teknolohiya, hindi pa rin ganap na handa ang sangkatauhan sa maraming mga bagay. Nagimbalang lahat kung naaalala natin 9/11 terrorist attack sa Twin Towers sa Estados Unidos. At kapag dumarating yung mga tsunami, yung mga malalakas na lindol, hindi pa rin tayo lubusang handa. Sa simula ng pandemya, walang nakakaalam kung paano dapat natugunan at kung paano haharapin ang COVID. Marami tayong kinakatakutan, aksidente, sakit, pagtanda, paghihiwalay, pagpapaalam, pagbagsak sa exam. At tiyak ko ang pinakakinakatakutan nating lahat, kamatayan. Sarili nating kamatayan, kamatayan ng mga taong mahalaga sa atin at mahal natin. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang pagkawasak ng mga daigdig, ang pagtatapos ng mga daigdig. Una, yung pagkawasak ng daigdig ng relihiyon. Ikalawa, yung daigdig na pisikal. At ikatlo, yung daigdig ng ating mga relasyon at ng ating mga ugnayan. Una, narinig natin yung pagkawasak ng daigdig ng relihiyon, yung pagkawasak ng templo. Napakahalaga para sa mga Hudyo ng templo. Hindi lang ito bahay dalanginan para sa kanila. Ito ay tanda ng presensya ng Diyos. Ito ay tanda ng koneksyon ng tao sa Diyos, ng pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos, ng relasyon ng tao sa Diyos. Kaya nga, kapag ka nawasak ang templo, kinakatakot ito ng mga nakikinig kay Jesus, ito yung tanda na lumalayo ang Diyos sa kanila. Paglayo ng Diyos sa kanyang bayan. Ikalawa, yung pagkawasak ng daigdig na pisikal. Narinig natin sa Ebanghelyo na magkakaroon ng lindol, digmaan, ng mga sakuna. Alam niyo po, mabigat na usapin yung mawala ng lupa. At lalo na kung ito yung pinagkukuna ng kabuhayan. Dito kumukuha ng pinagkakakitaan. Nakatayo dito yung kabuhayan, nandito mismo yung pinagmumulan ng buhay. Kaya nga nakakatakot na mawala ang daigdig na ito. At ikatlo, yung daigdig ng mga relasyon. Mahalaga yung katiwasayan sa pamilya. Yung pag-uwi mo sa bahay, nakakatiyak ka, yung init ng pagmamahal ng iyong mga magulang, ng iyong kapatid, ng iyong mga mahal sa buhay. Ito yung pinagkukunan natin ng lakas. Kasi yung pamilya
Pwede tayong iwan ng lahat. Pwede tayong talikuran ng lahat. Pero alam natin na mayroon lagi tayong uuwian sa ating pamilya. Mayroon tayong tahanan na uuwian. Pwede nating iyakan, pwede nating kasama sa ating paghalakhak. Hindi man tayo tanggapin ng iba, talikuran man tayo ng iba, mawala man ang lahat ang natitira ang pamilya. Kaya nga nakakatakot na mawasak ang daigdig ng ating mga relasyon, lalo na sa pamilya. Ang katumbas nito, para na rin kamatayan. Kung pinakikinggan nating maigi, yung ating ebanghelyo, hindi naman nananakot si Jesus. Bagamat nakakatakot yung kanyang mga pananalita, hindi nananakot si Jesus. At tila ipinapaalala sa atin, hindi pagtanggi, hindi pagtakas ang itinuturo sa atin ng pananampalataya. Kasi kapag kausaping pananampalataya, hindi lang naman kailangan ng lakas o tapang. Hindi lang basta lakas o tapang. Ang hinihiling sa atin ng pananampalataya, pagkapit ng mahigpit kay Jesus. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa. At maraming pagkakataong sasabihin ito ni Jesus sa atin sa gitna ng ating mga takot. Huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa. Tila sinasabi ni Jesus sa atin, mawasak man at masira ang bahay dalanginan, ang templo, ang daigdig ng relihiyon, pero hindi mawawasak ang Diyos na minamahal at sinasamba natin. Mananatili ang Diyos na minamahal at sinasamba natin. Mawasak man at masira ang daigdig na tinitirhan natin dahil sa digmaan, dahil sa lindol, dahil sa kahit ano pang sakuna. Pero hindi mawawala, hindi tayo iiwan ng Diyos na lumikha nito. Mawawasak, masisira ang ating mga ugnayan, ang ating mga relasyon, kahit na yung mga taong pinakamamahal natin. Pero hindi ang pag-ibig ng Diyos na higit na dakila ang pagmamahal sa atin, na higit pa nga kaysa sa pagmamahal natin sa sarili natin. Lilipas ang lahat. Maglalaho ang lahat. Pero hindi ang pag-ibig ng Diyos. Mawala man ang lahat, sabi ni Santa Teresa ng Avila, sapat na ang Diyos. Sabi nga niya, let nothing disturb you. Let nothing frighten you. Everything changes. God alone suffices. Wala tayong dapat na ikatakot, wala tayong dapat na ikapangamba, wala tayong dapat na ikaligalig. Naglalaho at nagbabago ang lahat, pero hindi ang Diyos. Ang sinumang angkin ng Diyos ay hindi magkukulang ng anuman. Higit pa nga sa sapat ang Diyos. Solo Diyos, basta. Solo Diyos, basta. Lilipas ang lahat. Maaring magunaw at mawasak ang lahat. Pero hindi ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Minsan ay narinig ng isang nanay ang kanyang anak lumuhod sa harap ng kanilang altar. At tila ibinubulong sa Diyos ang kanyang panalangin. Sabi nung bata, Dear Jesus, bless our family. Take care of my mommy. Take care of my daddy. But most of all, take care of yourself. Because if you don't, we're in big trouble. Mawawala ang lahat, maglalaho ang lahat, pero hindi ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ngayon po,
ipagdasal po natin ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan at pinagkakautangan ng loob. Manalangin po tayo. Ama naming may kapal, itinuturo sa amin ng pananampalataya na ang iyong anak na si Hesukristo ay namatay at muling nabuhay upang hanguin kami sa kamatayan. Yayamang ang aming mga yumaong kapatid ay nahihimlay ng may pag-asa kay Kristo. Loobin mo na sa huling araw, makasama sila sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ito po ang salita ng Diyos, ang salita ng buhay.